Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah yung pag-uusapan natin sa gabing ito, ito ay tungkol sa kapabayaan. Pag sinabing kapabayaan, ito ay general siya. Mayroong kapabayaan sa una, sa sala, kapabayaan sa pag-aalala kay Allah, kapabayaan sa pagbasa ng Quran, kapabayaan sa sarili, kapabayaan sa responsibilidad bilang isang ama, bilang isang asawa, bilang isang anak. Napakalawak. General siya. Ano? At hindi natin pag-uusapan yung tafasil niya. Pero ang pag-uusap, yung ibig sabihin, yung mga napapaloob dito, yung iisa-isayin natin yung kapabayaan. Kapabayaan kay Allah, sa sunnah ni Propeta Muhammad SAW, kapabayaan sa asawa, sa anak. Kasi marami yun. Pero yung pag-uusapan natin dito is yung general. Ang maging pabayaan isang tao. Ang kapabayaan. At kung pag-uusapan natin yung kapabayaan, dapat din natin pag-usapan yung mga dahilan kung bakit nagiging pabaya ang isang tao. Hindi po ba? Ano ba yung dahilan kung bakit nagiging pabaya ang isang tao? At kung malaman natin yung mga dahilan, syempre, dapat din natin pag-usapan kung ano ang lunas, kung paano mo aayusin ang sarili mo upang hindi ka maging pabaya. So marami rito eh, kapabayaan. Kapabayaan sa asawa, sa anak, sa dikir, sa pananamit mismo, sa ating mga anak, pabaya. Hinahayaan lamang yung anak lumabas na walang hijab, hinahayaan lamang yung anak na hindi nagdarasal. So napakarami kapag sinabing pabaya ang isang tao. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, ito yung sinasabi, wala takun minal ghafilin. Ayon sa pinakamalapit nitong kahulugan, at huwag mong ibilang ang sarili mo sa mga taong pabaya. So general po siya mga kapatid. O pangkalahatan to. Hindi lamang pabaya sa asawa, hindi lamang pabaya sa dikir, sa pag-aalala kay Allah, sa anak, pabaya sa sala, pabaya sa pag-aayuno, pabaya sa ibada, sa mga pagsamba kay Allah, lahat. Pangkalahatan to, huwag mong ibilang ang sarili mo saan? Sa mga taong pabaya. At ang pinaka nakakatakot na pabaya, ang katangian ng isang taong pabaya, yung napabayaan niya ang kanyang puso sa mga talata at tanda ng kanyang Diyos na si Allah. Ang kanyang puso, mga kapatid, is naging pabaya na. At ito yung nakakatakot kapag naging pabaya ang ating puso. Bakit? Dahil kapag naging pabaya ang ating mga puso, maaari itong humantong sa pagiging kaswa. Yung kaswa, ito yung puso na hindi na tumatanggap ng mga payo. Hindi na tumatanggap ng mga paalala. Yung kaswa, yung matigas na puso. Yung matigas na puso. Yan, yung pader na yan. Kapag babatoy mo na ang bola yan, babalik sa yung bola. Hindi yan babaon, hindi yan tatagos. Ganyan, matigas na. So ang puso, mga kapatid, kapag naging matigas, nakakatakot. Dahil hindi na tumatanggap ng paalala, hindi na tumatanggap ng payo. At yung mga kasalanan, ito yung nakakatakot, mga kapatid. Yung kasalanan is nagiging normal na lamang. Ang tao, kapag naging normal na lamang yung kasalanan sa kanya, at hindi na siya nakakaramdam ng pagsisisi, kahit konting pagsisisi lang, bakit ko siya sinaktan, bakit ko siya sinigawan, bakit ko siya kinuha ng karapatan, bakit ako nanakit sa pamagitan ng aking kamay o dila, bakit ko sinuway si Allah. Kapag naging normal na lamang, mga kapatid, ang kasalanan, yan yung ang puso ng isang tao, magiging kasi na, matigas na ang kanyang puso. At ang pinaka nakakatakot, alam niyo po, nadatnan ang tao ng kamatayan na siya'y pabaya. Kapag naging pabaya ang isang tao at dinatnan ang kamatayan, dito na papasok yung su'al khatima. Ano yung su'al khatima? Yung masamang pangwakas. Iiwan mo yung mundong kung nasaan ka ngayon, iiwan mo ito na pangit ang naging dahilan ng iniwan mo ito. Yung pangwakas mo, napakapangit. Wala, mga kapatid, napakaraming tao na pangit yung pangwakas nila dahil sila'y naging pabaya. Ano po? Sila'y naging pabaya. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, wa inna kathiram minan nas an ayatina lagafilun. At tunay na ang karamihan, hindi kakaunti. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, tunay na ang karamihan sa mga tao, sila'y naging pabaya sa aming mga tanda, sa mga talata ni Allah.
Alam mo na yung may parusa sa libingan. Alam mo na may parusa sa impyerno. Alam mo na yung gawain na yun is haram. Pero bakit naging pabaya tayo? Yan ang sinasabi ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangkalahatan yan. Lahat, sabi ni Allah, karamihan sa mga tao, hindi kakaunti. Ang karamihan sa mga tao ay pabaya sa mga tanda ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sa banal na Quran, mga kapatid, sa banal na Quran, kung babasahin mo ito, ang laging pinupuri ni Allah, at nagbigay-pugay siya sa mga taong kakaunti ang bilang. At ang maraming bilang, kabaliktaran. Hindi sila pinuri ni Allah. Bagkos, yung bilang na madami, sila yung mga taong kadalasang gumagawa ng pagsuway kay Allah, gumagawa ng mga kasalanan at hindi sumusunod kay Allah. Ang sabi ni Allah sa banal na Quran, patungkol sa bilang ng marami, wa inna kathiran, ang sabi ni Allah, walakad dadara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins. Tunay na nilikha namin ang karamihan sa mga jin. Kabayan, pag sinabing jin, sila yung mga nilalang na hindi nakikita. Yung mga engkanto. Nilikha namin ang karamihan sa mga jin at mga tao tungo sa impyerno ng apoy. Subhanallah, para saan pa bakit tayo nasa mundo? Kung pupunta rin tayo sa impyerno ng apoy, tapusin natin yung talata. Basahin natin yung kabuuhan ng talata. Ano yung dahilan kung bakit sa impyerno napupunta ang tao, ang karamihan sa mga jin at tao? Ang sabi ni Allah, lahum kulubun la yafqahuna biha. Sapagkat sila ay mayroong mga puso na hindi marunong umunawa. May mga puso, hindi marunong umunawa. Alam mo yung tama, pero hindi ginagawa. Hindi sinusunod. Walahum a'yunu la yubsiruna biha. May mga paningin, may mga mata, ngunit hindi naman nakakakita. Walahum adhanu la yasma'una biha. At sila may mga pandinig, ngunit hindi naman nakakarinig. May mga tainga na hindi naman nakakarinig. Alam yung tama, alam yung mali, pero hindi ginagawa. So, ito yung dahilan kung bakit naligaw ang karamihan sa mga tao. Kung bakit sila ay mapupunta sa impyerno. Ulaika kal an'am. Yung mga ganitong tao, mga kapatid, yung hindi nangingibabaw sa kanila yung tama at ang nangingibabaw sa kanilang sarili is yung kanilang hawa. Ito yung tinalakay natin, yung hawa, yung pagnanasa. At hindi sinusunod yung Quran at Sunnah. Ito yung dahilan na kung saan ang sabi ni Allah, ulaika kal an'am. Sila ay tulad ng mga hayop. Bakit tulad ng hayop sila? Yung mga taong may puso pero hindi nakakaunawa. May mga mata na hindi nakakakita. May mga pandinig na hindi naman nakakarinig. Bakit hinalimbawa sila ni Allah sa mga hayop? Ulaika kal an'am, sila ay tulad ng mga hayop. Bal hum adal. Pero yung mga tao na yan, bagkus yung mga tao na yan, sila ay higit na ligaw kaysa sa mga hayop. Ba't silang higit na ligaw? Ulaika kal an'am, bal hum adal. Sila yung higit na mga mas malala pa sila sa hayop. Bakit? Sapagkat nangibabaw sa kanila yung hawa. Tingnan nyo ha, kapag nangibabaw yung hawa sa isang tao, yung pagnanasa, may mga bagay na hindi kayang arukin ng ating isipan na ginagawa nila. Halimbawa nito yung lalaki sa lalaki. Anong tawag dito? Yung same? Same sex. Ha? Same sex marriage, di ba? Sa ibang bansa, pinapintulutan nila ito. Pati sa Pilipinas, may mga ganyan na. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Di ba? Bakit ganun? Kasi hindi nang ibabaw sa kanila yung salita ng Diyos. Kinalaban ang salita ng Diyos. Yan yung pabaya. Kapag naging pabaya ang tao sa Quran at sa Sunnah, lahat na nang gagawin mo, lahat na nang magustuhan mo, gagawin mo na. Parang tayo mga kapatid, kung hindi tayo Muslim, siguro, nagsusugal tayo. Diba? Bawat basketball natin, sugal. Pustahan. Ayan. Kailangan may alak. Bawat meeting natin, kailangan may alak. Bro, nakagawa ka na ba ng alak? Kamusta yung ano? Ha? Yung nagawa mong, ginawa mong alak dyan. O kaya, shabu. Kasi ngayon, talamak yan. Si Garillo, yun, si babae. Bro, si ano, si sister, kamusta? Stagnas. Dito ito mga kapatid, kung nangingibabaw ang ating mga sarili at hindi tayo sumusunod sa Quran, sa Sunnah, tayo ay maliligaw. Ito yung nakakatakot. At dahilan yun kung bakit naging pabaya ang isang tao. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa banal na Quran, mga kapatid, patungkol sa ibang talata pa, ang sabi niya, وَقَلِيلُ مِنْ عِبَادِيَ الشَّكُورِ At kakaunti lamang sa aking mga alipin ang marunong magpasalamat kay Allah. Kakaunti lamang. So,
Kanina sinabi natin yung bilang ng marami sa Quran, maraming beses nabanggit na karamihan sa mga tao, yung bilang na madami is hindi binigyan puri ni Allah. Ang sino yung mga binigyan puri ni Allah? Yung mga kakaunti. Yung kakaunti ang bilang. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ. Ang karamihan sa mga tao ay hindi maniniwala kahit maging matyaga ka, maging masipag ka sa pananawagan, sa pagtuturo sa kanila ng mabuti. Hindi pa rin sila maniniwala sa iyo. Bakit? Dahil ang nangibabaw sa kanila ang kanilang mga kagustuhan. At ito ay nangyayari, mga kapatid. Ito ay nangyayari. Ngayon naman, ano yung mga senyales kung bakit nagiging pabaya ang isang tao? Una, at takasul ang ta'atillah. Kapag nagiging pabaya ang isang tao, ang pangunahing dahilan niya, at takasul, yung pagiging tamad sa paggawa ng mga pagsunod kay Allah. Yung mga obligasyon mo bilang isang Muslim, kapag naging pabaya ka, kapag naging tamad ka, ito, naging tamad ka sa mga kautusan ni Allah, sa mga obligasyon mo bilang isang Muslim, magiging pabaya ka. Halimbawa, tamad ka magsala. Tamad kang maging mabuti sa iyong asawa. Tamad kang maging mabuti sa iyong mga magulang. Tamad kang maging mabuti sa iyong kapatid. Tamad kang magbigay ng kawang gawa. Tamad ka. Nakahiga ka lang. Kain tulog lang. Hindi ka gumagawa ng kautosan. Hindi mo sinasabuhay ang kautosan ni Allah. Iyan yung pangunahing dahilan upang ikaw ay maging pabaya. Kaya nga sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga Quran, إِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاؤُنَا النَّاسُ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Kapag itinatayo nila yung pagdarasal, nagdarasal nga sila, ngunit nagmamadali naman sila. Sana matapos na yung sala. Allahu Akbar. Sami Allah laman yung Allahu Akbar. Yung mabilis. At kapag inaalala nila si Allah, nagdidikir sila, inaalala nila ang kanilang Panginoon na ikakaunti lamang. Hindi sila nagdidikir. After na salat al-fajar, madaling araw, Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah. Tayo kagad, punta kagad sa higaan tulog. Yan. O di kaya, trabaho kagad. O kaya, Assalamu alaikum warahmatullah, Assalamu alaikum warahmatullah. Balik sa panonood. O kaya, balik sa games. Yan. Dapat magdikir muna, kapatid. So kapag ginagawa ng isang tao yan, magiging dahilan yan upang siya'y maging gafil, maging pabaya. Pangalawang dahilan kung bakit nagiging dahilan ang nagiging pabaya ang isang tao, al-ghafla, al-hubbu dunya, hubbu dunya, warukun ilayha, yung mahalin mo yung mundo. Bro, hindi ako magkakapi ngayon kasi may pasok bukas eh. Ano ako, shy? Sino man? Hindi ko tanayin ito. Hindi ko tanayin. Shy lang ako ngayon. Mahirap magpuyat kung ipasok bukas, bro. Ay. Mahirap makatulog. Kailangan matulog tayo ng maaga. So, ano yung pangalawang dahilan kung bakit naging pabaya isang tao? Pagmamahal sa mundo. Pagmamahal sa mundo. Yung una yun, yung tamad sa pagsunod kay Allah. Pangalawa, yung pagmamahal sa mundo. So, pag sinabi pagmamahal sa mundo, pangkalahatan po yan. Tayo ay binalaan ni Allah na matakot tayo sa mundo. Fattaqud dunya. Katakutan ninyo yung mundo. Katakutan ninyo yung mundo. Pero yung tao, nagpapaunahan, nagpapaligsahan sa mundo. Paramihan ng kayamanan, pataasan ng posisyon, paramihan ng mga tagasunod, paramihan ng asawa, paramihan ng anak, paramihan ng sasakyan, pasikatan. Yan yung dahilan kung bakit nagiging pabaya ang isang tao. Nakakapagtaka nga, sa banal na Quran, mga kapatid, bagay na tinalakay natin kanina, na yung mga kakaunti, sila yung pinuri, binigyan pugay ni Allah, at yung marami, hindi binigyan sila pugay. Ito, mga kapatid, maraming tao nakakapagtaka, alam nyo nga sa Facebook, o kaya sa Instagram, sa Twitter, sa YouTube, ang tao halos mabaliw na sa paglalive, baliw na sa paggagawa ng content, video creator. Alam mo yun? Para lang dumami yung viewers. Para dumami yung followers. Yung mga likers. Subscribers. Subhanallah. Usual paida. Ano yung paida kung maraming kang followers? Kahit meron kang 10 million followers, kung yung mga followers mo na yan, wala ni isa sa kanila pinagdudua ka, Ya Allah, sana patawarin mo si Ustad. Ya Allah, patawarin mo si Brother. Ya Allah, gabayan mo ang aking kapatid. Ya Allah, gabayan mo siya. Linisin mo ang kanyang puso. Bigyan mo siya ng mabuting pangwakas. Gawin mo biyaya ang kanyang edad. Gawin mo biyaya ang kanyang kayamanan. Iligtas mo siya sa anumang uri ng sakit. Wallahi, kahit isa lang yung followers mo, dalawa. Tapos ganyan yung ugali nila, ipinagdudua ka, mabuti yan. Ngayon, marami kang followers, pero lahat naman, sinusubaybayan ka. Hinahanapan ka ng butas. Ha? Pero yung mga tao ngayon, wallah. Tapos kung mayroon na magsalita na hindi maganda, masakit sa damdamin. Alam niyo yun?
May nag-comment sa akin, di maganda. Di na makatulog. Paano kaya reply ito? Wallahi mga kapatid, tandaan nyo ha. Tandaan nyo ito. Kahit maging mabuti ka sa lahat ng tao, mayroon at mayroon silang sasabihin sa'yo na hindi mabuti. Tandaan mong kaida yan. Tandaan mong kaida. Pamantayan ng buhay mo yan. Kahit maging mabuti ka. Walaikum salam. Alhamdulillah barakatuh. Lahat kayo rito. O, di ba? Karamihan sa dito, OFW. Tingnan nyo ha. Bigay ka na nga ng bigay sa Pilipinas, sila pa yung magreklamo. Nagreklamo pa sila. Pati ito lang bigay mo. Tapos pag-iisipan ka na hindi maganda. Siguro may babae ka dyan, no? Kaya na. Gano'n to. Ikaw nagpupuyat ka, kaya iniiwan mo yung cellphone, kaya minsan di ka nakapag-reply, di ka nakapag-chat kasi busy ka sa trabaho. Pero ganun kagad yung tatatak sa isipan niya. Ah, nakangiti si ano, engineer ah. Engineer. Ito mga kapatid. Kaya bakit ka malulungkot? Kung may, ang taong mukhlis mga kapatid, yung taong nagdadaawa, yung taong nagtuturo para kay Allah, wala siyang pakialam sa sasabihin ng mga tao. Wala siyang pakialam. At wala siyang pakialam kahit isa lang yung viewers niya. Kahit isa lang yung nakikinig sa kanya. Isa lang yung dalawa lang estudyante niya, tatlong estudyante siya, wala siyang pakialam. Bakit kasi? Hindi niya naman hangad na makilala, maging popular, at hindi niya rin hangad yung puriin siya ng mga tao. Ang hangad nga, gantimpala ni Allah. Dahil tayo, nakikita tayo ni Allah. Mag-post ka sa Facebook, mag-share ka sa YouTube, anumang video yan, nakikita ni Allah. Alam ni Allah yan sa puso mo. Ginawa mo yan hindi para sa pera, hindi para sa ads. Hindi para sa ads. Bakit ka may mga videos sa YouTube, sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, o sa anumang ano yan, social media, hindi para sa ads, hindi para sa pera. Kaya ka nag-upload para magturo ka sa Islam, iparating mo sa mga tao ang kaisahan ni Allah, ang reliyong Islam, makakakuha ng gatimpala dyan. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yan mga kapatid, ang taong mukhlis. Kaya huwag mong isipin ang tao. Dahil ang tao, tandaan natin, kahit tulad na sinabi ko, maging mabuti ka sa kanila, may masasabi at may masasabi pa rin sila sa'yo. Tignan nyo mga kapatid, ang sabi ng mga tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng tao kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang sabi ng karamihan sa mga tao kay Allah, may anak siya. Asya nila. Ang Diyos walang anak. Inakusahan kagad nila yung Panginoon. Siya yung Diyos natin. Ang sabi naman nila kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ano yung sabi nila? Baliw. Salamang kero. Ayan, kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan yung sinasabi nila. Salamang kero daw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi sa panahon niya, nahati yung buwan. Tapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mula Makka, nakapunta ng Palestine ng isang gabi lamang. At hindi lamang yun. Isang gabi ha. Eh yung paglalakbay dun, buwan. Aabuti ng ilang buwan. Tapos hindi lamang siya, pumunta pa ng kalangitan. Sabi niya, paano mangyayari yan? Walang imposible kay Allah, mga kapatid. Ano yung sabi pa ng mga tao sa mga propeta? Anong sinabi nila kay Jesus? Gusto nilang patayin si Jesus. Inapi siya, sinaktan. Si Moises. Yung mga propeta, nagsalita yung mga tao na hindi mabuti sa kanila. Sila yung mga propeta. Paano pa kaya tayo? Kaya tayo magtrabaho lamang tayo mga kapatid. At huwag natin laging iisipin yung future natin. Kasi mga kapatid, ang taong laging iniisip yung kinabukasan niya, laging takot yan. Hindi makakatulog yan. Laging pinapera pa niya sarili niya. Paano kaya bubuhay yung sarili, yung mga anak ko? Meron ako 5 anak, 6 anak. Yung binubuhay ko. Wallahi, huwag mo pera pa sa sarili mo. Ang sa'yo, magtrabaho ka lang ng halal, maging masipag ka. Ang magpapakain sa kanila, si Allah. Ang sabi niya sa banal na Quran, nahnu kasamna bainahum ma'ishatahum. Binigyan na namin sila ng bawat isa sa kanila, mayroong parte-parte. Nasa atin, bago pa tayo lumabas sa sinapuguran ng ating ina, yung sa hadith na napag-aralan natin, ha, nakalista na. Yung kamatayan natin, kung saan tayo mamamatay, nakalista na yan. Masaya tayo, malungkot, nakalista na yan. Bakit mo bibigyan, bakit ka malulungkot sa kinabukasan? Ang lahat nasa na kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sa atin, magtrabaho lamang, kumilos lamang, hindi yung matutulog ka. Tapos gusto mong yumaman, gusto mong buhayin yung pamilya mo, hindi ka naman nagtatrabaho. Hindi. Kumilos ka lamang, magtrabaho ka. Yun yung dapat mong gamit. At yung nakalipas na, huwag mo nang babalikan. Tapos na. Tapos na bro. Yung mga pagkakamali mo, ituwid mo, tatanggapin tayo ni Allah. Yung mga pagkakasala mo, magbalik loob kayo, tatanggapin niya tayo. At ituwid mo lamang sarili mo, magbago lamang. Tapos.
Huwag mo nang pahirapan. Dati ganito yung ginawa ko. Yung class, tapos na mga kapatid. At kung mayroong tampuhan sa bawat isa, iwan na. Abe, huwag natin babalikan yon. Mag-focus tayo sa kung ano meron ngayon at sa kinabukasan, inshallah subhanahu wa ta'ala. At yung kabilang din sa mga dahilan kung bakit nagiging pabaya ang isang tao, ang pakikipagkaibigan sa mga taong masasama. Ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha. Magsabar ka, magtiis ka, magtimpi ka kasama yung mga taong inaalala ang kanilang Panginoon sa maghapon at gabi. Kaya kung meron kang mga kaibigan na inaalala si Allah, lagi nagsasala, mabubuting tao, magsabar ka kasama nila. Sila yung samahan mo. Dahil yung mga mabubuting kaibigan, hindi kaya ating kanilang gumawa ng kabutihan. Hindi ka nga makagawa ng kabutihan, sabihin natin, ngunit pagbabawalan ka naman nila gumawa ng masama. At hindi lamang yun, aalalayan ka, papaalahanan ka, papayuhan ka. Yan yung ganti, yan yung mapapala mo kapag kasama mo yung mga mabuting kaibigan mo. Yung mga masamang kaibigan, bro, tagay tayo, bro. Bro, ganito tayo. Alam niyo yun, tuturuan pa makipag usap sa iba, tuturuan pa mag-games, tuturuan pa gumawa ng haram, o ano man yan. Subhanallah. Yan yung epekto ng masamang kaibigan. At ang sabi ni Allah subhanahu wa ta'ala kasunod ng talata, wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Huwag kang titingin sa kanila. Kumbaga, huwag kang mamamangha sa kanila. Sapagkat sila, ang gusto ng mga tao na yun, yung ayaw sa mga nag-aalala kay Allah, ang gusto nila, mga palamuti ng mundo. Lagi na lamang pinag-uusapan, paano yumaman. Walang kaso ron. Kasi gusto natin lahat yumaman. Pero yung araw-araw, puro na lang dunya. Wala nang sala, wala nang jikir. Hindi na inaalala yung nagbibigay ng biyaya. Dito tayo magkakaroon ng problema. At ang kasunod na talata, wala tuti man agfalna qalbahu an dhikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furata. At huwag kang susunod sa tao na naging pabaya ang kanyang puso, pinabayaan ang kanyang puso at sinunod ang kanyang kagustuhan, yung pagnanasa, laging kung ano yung maisipin niya, bro, pantay rito, bro, gawin natin ito, ito yung maganda, ito yung idea ko. Yung taong ganun, iwasan mo mga kapatid. Dahil tayo sa mundo, ito sa kababayan natin di Muslim, kami po ay nabubuhay hindi sa ating kagustuhan. Nabubuhay tayo o sinasamba natin ang Diyos kung ano yung gusto niya para sa atin. Kasi ang Muslim, ano ibig sabihin ng Muslim? Sumusuko. Kung ano yung gusto ng Diyos sa'yo, dapat yung ka. Maliwana bro? Kasi, alimbawa sa sala, nakita mo yung magsala yung mga Muslim, di ba? Ang mga Muslim sa buong mundo, ganyan magsala. At hindi lamang ganyan magsala, iisa lamang yung kibla o yung kanilang direksyon kung saan sila nagsasala, sa Kaaba. Ang ibang pananampalataya, dito may direksyon, dito may direksyon, may direksyon, may direksyon. Sa Islam, hindi, united, buong mundo yan, sa Kaaba lamang. At hindi lamang yun, yung pagdarasal, iisa lamang, yung paraan ng pagdarasal. Ang ibang relihiyon, iba-ibang paraan ng pagdarasal. May nakaluhod, may nakaupo, may kakanta, may indakan, iba-iba. Sa Islam, hindi, ganun. At sa buong mundo rin, mga kabayan, nakita mo, lalaki-lalaki, ganyan lang din. Magkahiwalay lalaki sa babae kapag nagdarasal. Hindi lang sa pagdarasal, sa pag-aaral, ganun din. So ito yung utos sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala, mga kapatid. Huwag tayong susunod sa mga taong o huwag natin sasamahan yung taong laging nangibabaw ang kanyang sarili. Tayib. At huwag rin tayong sumama sa mga taong hindi inaalala si Allah subhanahu wa ta'ala. At kabilang sa mga dahilan kung bakit nagiging pabaya ang tao, yung maraming kasalanan. Ito. Yung maraming kasalanan. At iwasan mo kapatid na Muslim ang gumawa ng kasalanan, maliit man o malaki. Dahil yung tuloy-tuloy na paggawa ng kasalanan, dahilan yan upang maging matigas ang iyong puso. Nakakatakot kapag naging matigas na yung puso. Kasi ito yung sabi sa hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innal mu'min idha adnaba kanat nuktatan sawda fi qalbihi fa in taba naz'a wastaghfara sukila qalba fa in zada fi dhalik ran
الذي ذكره الله في كتابه كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. Ito. Yung puso natin, malinis yan eh. Bawat kasalanan na gagawa ng isang tao, tinutuldukan niya ng itim. Nukta to sauda. Itim. At kapag nagtauba yung tao, nagsisi, iniyakan niya yung kasalanan niya, nabubura yan. Nagiging malinis ulit. Tapos kapag tuloy-tuloy na kasalanan, tuldok, hanggang sa naging maitim na yung puso at naging matigas na. At ito na yung sinasabi sa banal na Quran na ran ala kulubi makana yaksibun. Kaya naging matigas ang kanilang puso. Hindi ito gusto ni Allah. Ayaw ni Allah na maging matigas ang puso mo. Bima kanu yaksibun. Makanu yaksibun. Dahil sa kanilang mga ginawa. Kaya ka naligaw, kaya tayo naligaw, hindi dahil sa kagustuhan ng Diyos, dahil sa ating mga sarili. Ito yung sinasabi sa banal na Quran. Makanu yaksibun. Kaya sila naligaw, kaya naging maitim ang kanilang mga puso, ang kanilang budhi, dahil sa kanilang mga ginagawa. Ngayon naman mga kapatid, pag-uusapan natin yung ilaj sa ghafla. Paano mo bibigyan lunas na hindi ka maging pabaya sa mundo? Unang-una na rito ay ang pag-aalala kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pag-aalala, pagbabasa ng Quran, dikir, at sa mga taong maubuti na inaalala. Inshallah subhanahu wa ta'ala. Kung gusto mong maging malinis ang puso mo, kung ayaw maging pabaya, samahan mo yung mga maubuting tao. Kasi paalalahan ang kanila. Pero kung ang kasama natin is mga taong walang pag-aalala kay Allah, magiging ganun palagi ang kalagayan natin. Lagi tayong mananatiling ligaw at magiging pabaya sa ating mga sarili. Pangalawa, ang pagsasara sa tamang oras. Pagsasala sa tamang oras, malaking tulong po yan sa saan? Upang hindi tayo maging pabaya. At panghuli, ito'y po yung pag-aaral sa Islam. Yung pag-aaral sa Islam, at hindi lamang basta nag-aaral, kailangan isabuhay mo ang iyong natutunan. Dahil kung nag-aaral, ngunit hindi naman sinasabuhay, is walang saysay. Tandaan natin yan. Kung gusto mong hindi maging pabaya, mag-aaral sa Islam at isabuhay ang ating mga natutunan. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Call, tanong call. May tanong ka, call? Ano naman yung natutunan mo ngayong gabi?